Matthew chapter 5. Nag-preach si Jesus sa bundok. Verse 1 and 2. Nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at saka umupo. Lumapit ang mga disciples sa kanya at nagsimula siyang magturo sa kanila. Ang mga blessed. Verse 3. Blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos, kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. Verse 4. Blessed ang mga sobrang nalulungkot, kasi pasasayahin sila ng Diyos. Verse 5. Blessed ang mga may mababang loob, kasi mamahalin nila ang daigdig. Verse 6. Blessed ang mga nagugutom at nauuhaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kasi bubusugin sila. Verse 7. Blessed ang mga maawain, kasi maawa din ang Diyos sa kanila. Verse 8. Blessed ang mga taong malinis ang puso, kasi makikita nila ang Diyos. Verse 9. Blessed ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, kasi tatawagin silang mga anak ng Diyos. Verse 10. Blessed ang mga inaapi dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, kasi para sa kanila ang kaharian ng langit. Verse 11. Blessed kayo pag iniinsulto, inaapi at pinagbibintangan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan na di naman totoo dahil sumusunod kayo sa akin. Verse 12. Matuwa kayo at mag-celebrate, kasi malaki ang reward nyo sa langit. Ganito din pinahirapan ang mga prophets na nauna sa inyo. Asin at ilaw. Verse 13. Kayo ang asin ng buong mundo, pero pag wala ng alat ang asin, paano uli ito mapapaalat? Wala nang kwenta yon. Itatapon at tatapakan na lang yon ng mga tao. Verse 14. Kayo ang ilaw ng mundo. Di pwedeng maitago ang isang syudad na tinayo sa mataas na lugar. Verse 15. Walang taong nagsisindi ng ilaw para takpan ng malaking bowl. Instead, nilalagay ang ilaw sa tamang patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16. Ganon din naman, dapat paliwanagin nyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa nyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Ang teaching tungkol sa law ni Moses. Verse 17. Huwag nyong isipin na dumating ako para baliwalain ang law ni Moses at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, dumating ako hindi para baliwalain, kundi para tuparin yun. Verse 18, tandaan nyo, mawawala ang langit at lupa, pero ni isang letra, kahit ang pinakamalita detalye ng law, ay hindi mawawala ng bisa hanggang di natutupad ang lahat ng yun. Verse 19, kaya tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit ang sinumang di sumusunod sa pinakahindi importante sa mga utos at nagtuturo ng ganito sa mga tao. Pero, tatawaging dakila sa kaharian ng langit ang sinumang sumusunod sa mga utos at nagtuturo nito sa iba. Verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung katulad lang ng pagsunod ng mga teachers ng law at mga Pharisees ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang teaching tungkol sa galit. Verse 21. Narinig nyo na sinabi ng mga ancestors nyo, huwag kang papatay. Pag pumatay ang isang tao, hahatulan siya. Verse 22. Pero sinasabi ko naman sa inyo, hahatulan ang sino mang magalit sa kapatid niya.
Mananagot sa Jewish Council ang sino mang manginsulto sa kapatid niya at sino mang magsabi ng bobo sa kapatid niya ay mga nganib na maparusahan ng apoy sa impyerno. Verse 23. So kung magbibigay ka ng offerings para sa Diyos sa altar, pero naalala mong may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, verse 24, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at puntahan mo siya agad. Magkipag-ayos ka muna sa kanya at saka ka bumalik para ibigay ang offering mo. Verse 25, pag may nagdemanda sa iyo, magkipag-ayos ka agad bago pa makarating sa korte ang kaso nyo. Kung hindi, dadalhin ka niya sa judge, ipapa-aresto sa pulis, at ipapakulong ka. Verse 26, tandaan mo, di ka makakalabas hanggang di mo nababayaran ang pinakahuling barya na dapat mong bayaran. Ang teaching tungkol sa pangangaliwa. Verse 27, narinig niyong sinabi, huwag kang mangangaliwa. Verse 28, pero sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, nangangaliwa na din siya sa babaeng yon sa puso niya. Verse 29, kung nagkakasala ka dahil sa kanang mata mo, dukutin at itapon mo yon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan mo kaysa buong katawan mo ang itapon sa impyerno. Verse 30, kung nagkakasala ka dahil sa kanang kamay mo, putulin at itapon mo yon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan mo kaysa buong katawan mo ang itapon sa impyerno. Ang teaching tungkol sa divorce. Verse 31, sinabi din naman, pag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa asawa niya, dapat magbigay siya ng dokumento na divorce na sila. Verse 32, pero sinasabi ko sa inyo, pag hiniwalayan ng lalaki ang asawa niya, except kung nangangaliwa yung babae, nagiging cause ang lalaki para mangaliwa ang asawa niya. At nagkakasala din ng pangangaliwa ang sino mang magpakasal sa divorce na babae. Ang teaching tungkol sa panunumpa. Verse 33, narinig ninyo din na sinabi sa mga ancestors nyo, huwag kayong susumpa ng walang katotohanan. Instead, tuparin mo ang sinumpaan mong pangako sa Panginoon. Verse 34, pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag mangangako kayo. Huwag niyong sabihin, witness ko ang langit, dahil trono ito ng Diyos. Verse 35, or witness ko ang lupa, dahil tuntungan niya ito. Huwag niyo ding sabihin, witness ko ang Jerusalem, dahil yun ang syudad ng dakilang hari. Verse 36, huwag mo ding gamitin sa panunumpa ang ulo mo, dahil di mo kayang paputiin o paitimin kahit isang hibla ng buhok mo. Verse 37, sabihin mo na lang na yes kung yes at no kung no, dahil ang anumang idadagdag dito ay galing sa debil. Ang teaching tungkol sa paghihiganti. Verse 38, narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Verse 39, pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumante sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, ipasampal mo na din ang kaliwa. Verse 40, kung kinasuhan ka para makuha ang damit mo, ibigay mo na din pati ang coat mo. Verse 41, kung may pumilit sa iyong maglakad ng mahigit isang kilometro, doble pa doon ang lakarin mo. Verse 42, bigyan mo ang bawat taong nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Pagmamahal sa kaaway. Verse 43, narinig niyong sinabi, mahalin mo ang kapwa mo at iparamdam mo ang matinding galit mo sa kaaway mo. Verse 44, pero sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang mga kaaway nyo at
ipag-pray nyo ang mga nagpapahirap sa inyo. Verse 45, para maging mga anak kayo ng inyong Ama sa langit. Dahil pinapasikat niya ang araw sa masasama, pati na din sa mabubuti. At nagpapadala siya ng ulan sa mga gumagawa ng mabuti at ng di mabuti. Verse 46, kung ang mahal niyo lang ay ang mga nagmamahal sa inyo, ano nga asahan yung reward? Diba, ginagawa din niya ng mga tax collectors? Verse 47, at kung mga kapatid nyo lang ang kinukumusta nyo, very common naman yun. Diba ginagawa din yun ng mga Gentiles? Verse 48, kaya maging perfect kayo tulad ng Ama nyo na nasa langit.